Grabe yung tawag ng mga aso sa labas ha. Parang galit na galit silang lahat. Samahan mo ako. Tingnan natin baka may kung ano. Story time. Ako si Lian. Taong 2013 na mangyari sa amin ang karanasan namin to. Dito sa Laguna. Isang gabi, alas 8 na nito, napagdesisyonan kong tumambay sa bahay ng kaibigan ko. Nang mga oras na to, masaya kaming nagkakape, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Kasama pala namin sa bahay nila yung asawa ng kuya niya, nakasalukuyang buntis sa mga panahon na to. Wala ang kuya niya nito dahil swing shift time sa trabaho, 3 PM to 12 AM. Welcome naman ako palagi sa bahay nila dahil simula bata pa lang kami, magkakaibigan na kami. Hanggang ang kwentuhan namin ay umabot na ng hating gabi. Tapos yung asawa ng kuya ng kaibigan ko, nagpaalam na sa amin para matulog na sa kwarto nila. Kaya dalawa na lang kami ng kaibigan kong naiwan sa kusina. Pero pagsapit ng alas 12:30 ng hating gabi, biglang nagyaya yung kaibigan ko na samahan ko raw siya saglit sa labas ng bahay nila. Dahil ang iingay ng mga aso, tahulan ng tahulan. Pati yung mga aso dun sa malapit sa manuka nila, tahol din ng tahol. Sa manuka nilang yon, may maliit na kubo doon na may lutuan at isang lamesa. Paglabas namin at tinignan namin ang buong paligid, wala naman kaming nakitang kakaiba o tao o kung bakit sila tahol ng tahol. Pero habang nasa labas na kami, iba yung kabog ng dibdib ko. Parang may kung ano. Hanggang nagaya na yung tropa ko na pumasok na kami ng bahay. Tara, pasok na tayo. Baka may dumaan lang. Mauna ka na. May titignan lang ako doon. Okay, sige. Pagpasok ng tropa ko, pumunta ako doon sa kubo sa may manukan. Kasi parang nakukutuban ko may kakaiba doon. Habang dahan-dahan kong pinapasok yung kubo, nagulat ako kasi nakita ko si Kuya Mike, yung kuya ng tropa ko. At nagtatago siya sa lamesa. Nilapitan ko siya kagad at tinanong, "Anong ginagawa mo rito?" Kaya siguro nagtatahulan yung mga aso. Bigla ko nun hinila pababa para magtago. At bigla niyang sinabi sa akin na, "Bakit ka pumunta rito? Bakit di ka pa pumasok ng bahay?" "Nagtatahulan yung mga aso eh. Baka kung may anong naligaw dito eh. Ikaw ba yung tinatahulan nila?" "Hindi ako. Huwag ka muna gagawa ng ingay. Merong nag-iikot na aswang." Pagkasabi niya nito, bigla akong parang naging bato na hindi makagalaw sa kinatatayong ko dahil sa kaba. Hindi ko masabing nagbibiro lang siya ng mga oras na to dahil kita ko sa mukha niya yung pangamba at meron na siyang hawak-hawak na jungle bolo. Hanggang maya-maya, unti-unti na naming naaaninag mula sa malayo ang isang malaking baboy ramo. Parang tao yun sa laki, na kulay itim at ang pupula ng mga mata. Habang pinagmamasdan namin yun sa paglayo nun, sinabi ni Kuya Mike sa akin na hindi na siya basta-basta makakalapit. Nagsaboy na ako ng mga asin sa paligid, pero gusto ko pa rin makasigurado na hindi niya napipiliting pumasok dito o dun sa loob ng bahay namin. Matapos ang gabing to, palagi na nagsasaboy ng asin si Kuya Mike sa paligid ng bahay nila bago pumasok. At sinasabihan niya na rin yung tropa ko na bantayan lagi ang asawa niyang buntis dahil baka balikan daw sila ng aswang na nag-aanyong baboy ramo. Kuya, naririnig mo ba yung mga yapak sa bubong? Shhh, huwag kang maingay. Kunin mo na yung mga sandata natin. Blentungan na. Story time. Ako si Bejan. Nakatira ako sa Iligan City, Lanao del Norte. May kwento ako nung bata pa lang ako, mga 11 years old. Buwan ng Hulyo sa taong 2010. Buntis ang mama ko nito at kabuwanan niya na. Isang gabi, mga bandang alas 9, nakatulog na kami ng mga oras na to. Tatlo lang kami sa bahay, ang kuya ko, ako, at ang mama naming buntis. Wala pa si papa ng gabing to dahil nag-overtime sa trabaho. Pero sa hindi malamang dahilan, biglang sumakit ang tiyan ng mama namin. Ma, okay ka lang? Kuya, gising! Oh, si mama, sumasakit ang tiyan! Nang biglang may kumalabog sa bubong namin. Ano yun? Narinig mo ba yun? Dali, kunin mo na yung ikog pagi na binigay ng albularyo at goma doon. Patitikimin natin sila ng hinahanap nila ngayong gabing to. Ang sabi kasi sa amin ng albularyo, kapag biglang sumakit ang tiyan ni mama, kahit hindi pa nalalapit yung itinakdang araw ng panganganak niya, ibig sabihin, may nakapaligid sa aming aswang. Pagtayo namin ni kuya, lalong lumakas ang yapak ng mga paanon sa bubong namin. Kasabay nito ang lalong pananakit ang tiyan ni mama. Ang sabi nun sa amin, parang tinutusok daw ang tiyan niya. Dahil wala kaming ibang kasama sa bahay ng gabing to, naglakas loob kami ng kuya ko na lumabas. Dala ang ikog, pagit ang goma. Paglabas namin, hinamon kaagad ni kuya ang nilalang na yon. "Lumabas ka! Kami ang harapin mo! Pero binabalaan kita! Itong ikog pagi munang mahahawakan mo bago ang mama at kapatid namin!" "Kuya, sa may ilalim!" Pagtingin namin sa ilalim ng bahay namin, tumambad sa amin ang napakalaking baboy ramon na malaki ang pangil. Dito na ako nagsindi ng goma pangontra sa aswang. Tapos si kuya, hinabol niya yung aswang na yon habang winawas-iwas ang ikog pagi. Tapos tinamaan niya sa likod yon. Umungol ng napakalakas ang nilalang na yon. At dali-daling tumakbo sa damuhan. Agad kong sinundan si kuya habang daladala ko yung goma na nasusunog. "Kuya,
Okay ka lang? Oo naman. Hindi basta-basta makakalapit sa akin yun. Sabi sa akin ng albularyo ni Mama, sa hangin pa lang ng wasiwas ng ikog pagi na to. Pag tumama sa kanila yun, maaari raw makapinsala sa kanila yun. Kaya hindi ako basta-basta maa-atake nun. Tara na, si Mama. Matapos namin itaboy yun, hindi na kami nakatulog dahil sa pangambang bumalik ulit yun. At baka magtangka yung saktan si Mama. Kaya ang ginawa na lang namin, nagpanaysindi kami ng goma para hindi sila makalapit. Takot raw kasi sila sa amoy nito. Nakakasuka raw sa pang-amoy nila to. Hindi na naman na nanggulo sa amin yun simula nang malaman niyang meron kaming mga pangontra sa kanya. Ang goma at ang ikog pagi. Totoo ang mga aswang. Nagpapanggap sila minsan na pangkaraniwan na baboy. Baboy ramo, di kaya aso. Kaya mag-ingat kayo. Story time. O nga pala si April Carvajal, taga Bacolod, Negros Occidental. Gusto ko lang ikwento sa inyo yung karanasan ko nung bata pa ako. Nung nasa Bacolod pa kami, nakatira kami sa Cadiz City. Grade 4 pa lang ako nito. Tapos yung baryo namin noon, napapaligiran ng mga tubo at bundok. Tapos kwento-kwento sa amin ng lola at mama ko. Marami daw aswang sa amin at sila mismo. Naranasan at nakita raw nila ang mga to. Dalawa yung bahay namin dito. Yung nasa likod na isa pang bahay, doon nakatira yung kuya ko. At meron siyang sakit na mga panahon na to. Kaya sinasamahan namin siya ng anak niyang babae. Tapos yung pinto ng bahay nila kuya noon ay kurtina lang. Tapos hinaharangan niya lang to ng upuan pag gabi na umatutulog na kami. Wala naman kaming problema sa ganitong pinto. Pero nagbago ang lahat ng ito ng isang gabi habang mahimbing ang tulog namin. Kung hindi ako nagkakamali, mga alas 11 na ng hating gabi nito. Nang bigla akong may narinig na boses ng babae. Nalipungatan ako tapos natakot ako. Kasi yung hiyaw niya kapag naririnig mo yun, talagang mangangatog yung tuhod mo sa takot. Dito na ako nag-isip na aswang yung naririnig ko. Kasi bigla na lang na iba yung boses niya na parang tunog ng isang baboy. Nagtaka na ako ng gabing to. Kasi wala naman kaming alagang baboy. Kahit yung kapitbahay namin, wala rin silang hayop sa bahay nila. Kaya dito na ako naglakas loob na bumangon. Kahit natatakot na ako na baka biglang nakapasok na yun sa loob ng bahay namin. Dahil wala ngang pinto ang bahay ni kuya. Pero imbis na pangunahan ako ng takot, naglakas loob ako dahil baka kung anong mangyari sa amin. Kaya pumunta ako sa kwarto kagad ng kuya ko at ginising ko siya. Kuya, mukhang may aswang sa labas ng bahay. Baka biglang pumasok yung rito at atakihin tayo. Sabi kasi nila mama, nag-aan yung aso or baboy daw sila para magpanggap. Sa kanila aatakihin ang biktima nila. Nung sinabi ko kay kuya ang tungkol dito, kahit masama ang pakiramdam niya, bumangon siya. Tapos kinuha niya kagad yung samurai na minanapan ng papa namin sa tatay niya. Pagkabangon niya, narinig na nga niya ang tunog ng baboy na nag-iingay. Lumabas ng kwarto si kuya, dala-dala ang samurai. Tapos nasa likuran niya lang ako. Na pinagmamasdan namin yung kurtina sa pasukan ng bahay. At kitang-kita namin ang anino nito na napakalaking baboy na hindi pangkaraniwan. Dito na nagsisigaw si kuya sa galit. Sige! Subukan mo pumasok! At pipira-pirasuin ko yung katawan mo! Nang malaman mong nagkamali ka ng pinasok na bahay! Tapos sinampas ni kuya yung samurai sa lamesa para gumawa ito ng tunog. Para malaman ng aswang na yon na meron siyang sandata. Matapos niyang sabihin at gawin to, unti-unti na namin naririnig na lumalayo na yung ingay ng baboy na yon. Kinabukasan, nagkwento yung kapitbahay namin si Aling Dideng na meron nga daw dumaan sa kanilang napakalaking baboy. Doon daw sa may puno ng santol nila, naririnig daw nilang nagmumula doon yung tunog ng baboy na yon. Na kinalaunan, naging boses daw ng babae na parang gusto rin daw silang sugurin nito. Nakakatakot daw talaga yung boses ng babaeng yon. Kaya sa pangamba nila, naglabas daw ng baril yung asawa niya at sinabing kapag hindi daw yun umalis, babaril niya raw yun at uubusin ang laman ng magasin niya. Bigla na lang daw nawala yung boses ng babae. Ang paniniwala nila, aswang nga raw yun. Dahil sa tuwing sinusubukang harapin yun ng mga tao sa amin sa labas, biglang parang naglalaho raw yun sa dilim. Kaya kung para sa ibang hindi naranasan ng ganitong sitwasyon na to, maaaring ang aswang ay gawa-gawa lang para sa kanila. Pero para sa aming nakaranas nito, totoo sila at minsan na nilang pinagtangkaan ang buhay namin. Turo, sabihan boss! Lago, kaya siya ka nga, baka nabunis, musin lang ba? Naaamoy niyo ba yung mabahong amoy na yun? Parang amoy na nabubulok na karne. Kanina pa tayo dito nagka-camping, di sana kanina pa umamoy yun. Pwera na lang kung may nagtapo ng bulok na karne sa paligid natin. Story time. Gusto ko lang ikwento yung naranasan namin sa probinsya namin sa Bicol. Nangyari ito noong April 2011.
Summer break sa school namin noon. Kaya napagdesisyonan ng parents ko na magbakasyon kami sa probinsya namin, sa Catanduanes, Bicol. Hindi ko nasasabihin ang eksaktong lugar para na rin sa pribadong pagkakakilanlan ko. At para na rin hindi pagmulan ng takot ng mga tao to doon. Piyesta noon sa probinsya namin. Tapos yung lugar namin, parang baryo na tago. Kaya yung dadaanan papunta doon, halos liblib na. Yung tipong hindi mo aakalain na may baryo sa gitna ng bundok. Kaya nang makarating kami sa bahay, ay talagang tuwang-tuwa ako kasi sa wakas makakapagpahinga na rin. Lumipas ang mga araw, naging maayos naman ang lahat. Hanggang sa napagdesisyonan naming magpipinsan na mag-camping kami sa lupain ng isa sa mga tito namin. Pumayag naman kaming lahat, kaya naghandaan na kami at nagligpit ng mga gamit. Tapos kanya-kanya kaming impake na dadalhin. Hindi namin sinabi sa mga magulang namin kung saan kami eksaktong pupunta dahil hindi kami papayagan ng mga yon. Sinabi lang namin na dyan lang sa malapit, tapos siniram ng pinsan ko ang tricycle ng papa niya kasi yun yung magiging service namin papunta doon sa lupain ng tito namin. Dahil medyo malayo pa kasi yon at kung lalakarin namin naaabutin kami ng isa't kalahating oras. Pero dahil naka-tricycle kami, inabot lang kami ng mga 45 minutes. Pagkarating namin doon, ay dali-dali kami nag-setup ng gagamitin namin at nilabas na namin ang mga alak at mga food trip naming dala. At sinimulan na namin ang bonding naming magpipinsan, ang inuman. At hindi nagtagal, ay sinindihan na namin ang ipinagbabawal na dahon na dala namin para mas masarap ang food trip namin. Kaya hindi ko binigay yung pagkakilanlan ko kasi meron kaming dala nito na ipinagbabawal na dahon o mas kilala na Mary Jane. Pero matagal na to, nagbago na kami ngayon. Hanggang ilang oras ang lumipas at sumapit na ang gabi. Pero tuloy pa rin kami sa pag-iinom hanggang sa naghalo-halo na ang mga amats namin. Sumapit ang alas 10 ng gabi at nag-iba ang ihip ng simoy ng hangin. Para bang may mabaho kaming naaamoy, para tong nabubulok na karne na hindi namin maintindihan. Nung una hindi namin to pinapansin hanggang sa di na nakatiis ang pinsan ko at nagtanong na yun ng, "Ano yung amoy na yun?" Dahil sa lasing at may amats na kami, sinabi na lang ng pinsan ko na, "Si Vincent yun, hindi kasi naligo." Atado. Dahil mataas na ang amats namin, ay tawa kami ng tawa. Hanggang sa may narinig kaming parabang umuungol, na ang tunog nun ay parabang binabawian siya ng buhay. Nung marinig namin to, medyo nawala ng bahagya yung kalasingan namin. Dahil bigla kaming natakot, kasi kami lang yung tao sa gitna ng gubat na to. Kaya dali-dali kami nagtayuan sa kinauupuan namin, at pumasok kami sa iisang tent. Buti na lang isang pinsan ko may dalang malaking tent. Kaya nagkasya kami doon. Nung nasa loob na kami ng tent, pinakikiramdaman namin ang paligid namin. Halos hindi namin alam ang gagawin namin ng mga oras na to. Kasi wala ni isa sa amin ang matapang na silipin yun. Kasi kakaiba talaga yung tunog na narinig namin. Nakakatakot yun. Hanggang lumipas ang ilang minuto, nawala ang ingay. Pero naaamoy pa rin namin ang mabahong amoy na yun. Lakas loob kaming sumilip ng tatlo kong pinsan. Nilabas lang namin yung ulo namin mula dun sa bukasan ng tent. Tapos, may nakita kaming isang anyong tao na napakaitim ng balat. At pulang-pula yung mga mata nun. Tapos ang buhok niya sabog-sabog na nakatayo. At ang mukha hindi mo maintindihan. Ang laki ng bunganga tapos walang ilong. Tapos pulang-pula talaga yung mata niya. Natigilan kaming tatlo na makita namin to sa hindi kalayuan. Hanggang sa makita namin maglakad dito ng dahan-dahan. Papalapit sa amin. Kaya dali-dali kami bumalik sa loob ng tent. At sinarado namin ang zipper nito. Nang mga oras na to, wala kaming mga armas na dala. Kaya kung anong meron sa bag namin na pwedeng gawing armas, ikinuha namin lahat yun. Tapos yung iba naming pinsan dasal na sila ng dasal. Na sana makauwi kami ng ligtas. Hanggang ramdam na namin yung mga yapak nun. Nadahan-dahang lumalapit sa tent namin. Walang signal sa lugar na to. Kaya hindi namin magamit ang mga phone namin para matawagan ang mga magulang namin. Kaya lahat kami kinakabahan na. Naririnig namin ang nakakatakot na boses nito na tumatawa, umiiyak, sumisigaw. Talagang masisiraan ka ng bait sa kaba. Baka sabihin nyo tamang hinala lang kami dahil sa dahon na ginamit namin, pero hindi. Totoong-totoo yung mga nakikita namin ng mga oras na to. At hindi namin alam kung bakit hindi niya pa kami ginagalaw. O may ginagawa pa ba siyang ritual sa labas ng tent namin. Hanggang maya-maya, nakarinig kami ng tunog ng mga motor sa di kalayuan. Dito lang namin narinig na nagsalita yun habang nasa labas siya ng tent namin. Nang sabi, "Swerte kayo. At naamoy kong may paparating. Dahil kung wala, may kalalagyan kayong lahat ngayong gabi sa muli nating pagkikita, mga bata." Bigla na lang namin narinig ang isang pagaspas na malakas na hangin na papalayo sa lugar namin. Pati ang mabahong amoy na wala na. Hanggang biglang bumalik na yung katahimikan sa pwesto namin. At maya-maya ngay narinig namin ang dalawang tricycle na bumubusi na papalapit sa amin. At doon lang kami nagkaroon ng lakas ng loob lumabas ng tent. Dahil alam namin ng mga tao na yon. At hindi nga kami nagkamali dahil ang mga tito at tita namin yon. Kinuwento namin kagad sa kanila yung nangyari sa amin. At sumagot yung tito ko na, "Buti na lang nagtanong ako sa isang pinsan yung si Ana. Kung asan kayo? Akala ko asa ang paligid lang kayo nagiinom. Tapos nung nalaman kong dito kayo sa lupain ko, nagalala ako bigla. Dahil ilang araw ko nang napapansin na tuwing dito ako natutulog sa may kubo ko rito,
Madalas ako may naririnig na pagaspas ng pakpak ng malaking ibon. Kapag sinisilip ko, wala naman. Minsan naman may nakita akong malaking aso na mabilis na tumakbo dito. Kung totoo man yung kwento nyo, buti na lang walang nangyari sa inyong masama. Ay, okay talaga mga bata, oh. Tara na. Dali-dali na kaming umuwi lahat. Matapos ang pangyayari na to, hindi na kami naglalabas at nagdagala sa baryo namin. Hanggang sa makauwi kami sa Manila, hindi namin alam kung anong klaseng halimaw yon. Pero sabi nila, aswang daw yon. Kaya mula nito, pag umuwi kami ng Bicol, hindi na kami pumupunta sa lugar na hindi namin kabisado. Dahil baka makaharap namin ulit yung halimaw na yon. At tuluyan niya na kami gawing hapunan niya. Huwag kang pakampante. Nawala na ang mga aswang. Dahil sa modernong mundong meron tayo, nagpapanggap sila na normal na mga tao. Story time. Ako si Iza. Gusto ko lang ibahagi yung karanasan ko nung buntis pa ako. Para aware na rin ng lahat na nakapaligid pa rin sila, ang mga aswang. February 14, 2024. Nagpa-ultrasound ako at nalaman kong 6 na linggo na pala akong buntis. Matapos to, March 14, 2024. 3 buwan na akong buntis nito. Tapos meron akong kaibigan na inimbitahan ako para sa kaarawan ng anak niya sa isang resort sa Maynaga City, Cebu. Dahil nalito ako sa pagpunta kung saan magkikita-kita para sunduin ang service nila, hindi na ako nakasabay doon. Kaya ang ginawa ko na lang ay nag-commute ako sa bus. Pagsakay ko sa bus, puno na ang mga upuan at may mga nakatayo na rin. Kaya tumayo na lang din ako at hindi ko na pinalam sa konduktor na buntis ako. At di na rin naman mapapansin ng mga tao dahil sobrang liit talaga ng siyan ko ng mga panahon na to. Hanggang may isang babaeng kinalabit ako, tapos sabi niya, "Tay, upo ka rito. Muntis ka pa naman." Nagtaka ako kung paano niya nalaman ang tungkol rito. Kasi napakaliit lang talaga ng tiyan ko at lawlaw pa ang damit ng suot ko. Pero binaliwala ko na lang yun at umupo ako sa tabi niya. Tapos tinanong niya ako ng, "Saan ba punta mo, Day? Taga-Naga ka ba?" "Ay, hindi po. Inaya lang po ako ng kaibigan ko mag-swimming sa resort sa Maynaga." Tapos tumingin siya sa tiyan ko. Hindi ko alam pero hindi siya mapalagay sa kakatitig sa tiyan ko. Hanggang sa bumaba na ako, panay pa rin ang tingin niya sa tiyan ko. Nakarating naman ako ng maayos sa birthday party ng anak ng kaibigan ko. Nagkantahan kami at hindi ako masyadong naglikot. Hindi na rin ako umiinom ng alak simula nang malaman kong buntis ako. Hanggang nung pasado alas 3 ng hapon, nag-CR ako at nagtaka ako kung bakit may dugo yung underwear ko. Eh hindi naman ako masyadong gumagalaw-galaw. Matapos ng party, nag-uwian na kaming lahat. Pagka-uwi ko, sinabi ko sa nanay at tatay ko na nag-spotting ako. Tapos sinabi ng tatay ko sa akin na, "Saan ka ba galing? Saan ba kayo naligo ng mga kaibigan mo?" "Sa Maynaga City po." Nagkulat ang nanay at tatay ko nang banggitin ko to. "Alam mo ba yung lugar na yan? Yan ang pinakamaraming naririnig naming may mga aswang. Anong nangyari bago ka dinugo?" "Nung nasa bus po ako, papunta sa Naga City, merong isang babaeng kumausap sa akin at pinaupo niya ako sa tabi niya kasi buntis raw ako. Pero ang pinagtataka ko, paano niya nalamang buntis ako?" "Kailangan mong ipacheck up yan kagad bukas na bukas." Kaya kinaumagahan nagpacheck up ako at nagpa-ultrasound. Laking gulat ko nang sabihin sa akin ng doktor ko na wala nang sangkol sa sinapupunan ko. "Wala nang dugo. Isa lang ang pwedeng gumawa nito sa kanya. Mukhang inatake siya ng mga alaga ng mga aswang." Story time. Gusto ko lang ibahagi ang kwento na nangyari sa tito namin. Taong 2011. Nangyari ito sa Negros Occidental sa Murcia. Noong 2011, hindi pa uso mga gadget nito. Kahit mga camera, bihira lang ang meron. Kaya bihira sa atin ang mga naniniwala sa mga ibang nilalang. Sa barangay namin sa Buenavista, dati puno pa yun ng mga tubuhan at malayo sa syudad. Isang araw, hapon ng alas 5, pumunta yung tito ko sa may tubuhan niya para mag-araro kasama ang alaga niyang kalabaw. Siguro nasa mga kalahating kilometro yung layo ng tubuhan ni tito. Pero pagpatak ng alas 6 ng gabi, biglang may gumimbal sa katahimikan ng bahay nila. Biglang nagsisisigaw ang kapitbahay nila na sabi, "Kumare! Sitreng! Nakita ko sa may tubuhan kasama ang kalabaw niya! Wala na yung buhay!" Sabi ng kapitbahay nila, pauwi na raw siya galing din ng tubuhan nang makita niya ang tito namin na wasak ang katawan nito. Kaya dali-dali silang nagpunta sa lugar kung saan naganap ang brutal na pagkamatay ng tito ko. Pagdating nila, nakita na lang nila yung mata ng kalabaw ay pulang-pula at nakasabit yung mga lamang loob ni tito sa sungay ng kalabaw. Takang-taka raw silang lahat sa nakita nila. Inisip nila na imposibleng kalabaw ang gumawa sa kanya nito dahil napamahal na sa kanya yung kalabaw niya at matagal niya itong inalagaan. Sabi ng mama ko, siya mismo saksi at nakita niya ang lagay ng katawan ng tito ko. Nakayoko at yung ulo niya halos abot na sa loob ng tiyan niya. Wala na rin siyang panga dahil lang daw siguro para hindi siya makahingi ng tulong at makasigaw. Matapos ang pangyayaring to, nagpatawag na sila ng otoridad para pag-aralan ng nangyari.
Base sa pulis at soko, walang bahid ng dugo sa pinangyarihan ng lugar. At sa lumabas na resulta ng autopsy ng bangkay ni Tito, wala raw silang nakitang dugo at wala na siyang kahit anong laman sa loob ng katawan nito. Pinagtataka namin ng mga panahon na to, kung tao ang gumawa sa kanya nito, dapat may duguman lang. Pero wala, wala ni isang patak. Ni bakas na nagkalat ng dugo sa pinangyarihan, wala kaming nakita. Kaya sinubukan ng pamilya namin na ilapit sa mananawa sa albularyo ang nangyari. Dahil para sa kanila, isa itong kababalaghan. Ayon sa mananawas, nakita niya na sigpin daw ang pumatay sa tito namin. Tatlong sigpin ang umatake sa kanya ng gabing yon. Kaya hindi niya na raw nagawang manlaban. Naniniwala kami rito dahil marami na kami naririnig tungkol dito. At nung malaman din namin na walang dugong nakita sa tito namin, walang ibang may kakayahang gumawa nito kung hindi ang tulad lang nila na mga alagad ng dilim, mga alaga ng aswang, ang mga sigpin. Katawan ba ng tao yon? Bakit kalahati na lang? Parang kalahating katawan ng manananggal yan. Story. Ako si Marvin, taga-Talog Taytay, Palawan. At merong karanasan ng lolo kong si Pirin sa manananggal. Palagi niyang kwento to sa amin noon. Sabi niya sa amin, palagi raw siyang nakakakita ng putol na bahagi ng katawan ng tao tuwing umuwi siya ng hating gabi galing sa taniman niyang mais. Iniiwasan niya na lang daw to dahil baka balikan siya ng manananggal na may-ari ng kalahating katawan na yon. Pero minsan nga raw naiisip niyang itago yung kalahating katawan na yon eh. Pero natatakot daw siya dahil baka nasa paligid niya lang yung tinatawag nilang manananggal. Pero hindi raw siya nakatiis. Kaya isang gabi, sinubukan niyang lapitan yung kalahating bahagi ng katawan na yon. Paglapit niya, bigla siyang nakarinig ng malakas na pagaspas ng pakpak. Pagtingin niya sa taas, nakita niya ang isang malaitsurang tao na kalahati ang katawan at may malaking pakpak yon. Agad-agad daw si Lolon tumakbo sa may maisan tapos dumapa siya rito para magtagusan nila lang na yon. Kumote, ano yun? Habang nasa ilalim ng masukal na maisan si Lolo, inisip niya na hindi na siya nasundan nito dahil wala na siyang naririnig na kahit anong ingay na nagmumula sa itaas. Kaya sa puntong to, naisipan niya nang tumayo at tumingin-tingin sa paligid niya. Pagsilip niya, dito niya nahinugot yung sundang o itak na dala niya at hinawakan niya ito para maging handa siya sa pag-atake ng aswang na yon. Pero ilang saglit lang, bigla siyang nakarinig ng isang malakas na pagaspas ng pakpak na nagmumula sa puno malapit sa kanya. Paglingon niya, nasa likod niya na kagad yung nilalang na yon. Dito na siya nahawakan ng manananggal. Sinusubukan raw ilipad nun si Lolo, pero hindi raw siya maiangat nun. Kaya nakipagbuno raw siya rito. Panaykalmot daw sa kanya yung manananggal na yon. At siya naman, sinusubukan niyang mataga yung manananggal na yon. Pero sobrang lakas daw, hanggang nakakuha siya ng tiyempo at naitarak niya ang sundang niya sa balikat nito. Dito na lang daw bumitaw ang manananggal na yon at lumipad patungo sa pwesto kung saan nakita ni Lolo ang kalahating katawan nito. Sa oras na to, sobrang hinang-hina na si Lolo at sugatan na siya dahil sa mga kalmot ng nilalang na yon. Nakauwi naman ang matiwasay si Lolo hanggang naging matunog ang pangyayaring to sa baryo nila. Nagpunta raw kagad si Lolo sa kilalang albularyo sa baryo nila para magpagamot. Sabi sa kanya ng albularyo kung bakit hindi raw siya maiangat at mailipad nun ay dahil meron daw si Lolong Baryang 25 sa bulsa niya. Dahil ang paniniwala raw sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi raw kayang maiangat ng manananggal ang taong may ganitong barya sa bulsa niya. At sabi pa raw nito sa kanya, dapat daw bumunot siya ng buhok nito dahil isang kahinaan din daw nila yon. Matapos to, isang araw ang lumipas, may nakasalubong siyang isang babae na taga kabilang baryo at merong benda ang balikat nito. Ilapitan daw ni Lolo yon at tinanong kung ano nangyari sa kanya. Sinabi na lang nito sa kanya na nalaglag daw sila sa motor. Malaki ang hinala ni Lolo na yun ang umatake sa kanya. Kaya sinubukan niyang sundan yun pero bigla na lang naglaho yun at nakakita na lang siya ng isang pusang itim. Matapos ang kalagim-lagim na pangyayari na to, hindi na nag-aalis si Lolo ng 25 sa bulsa niya para raw kung sakaling atakihin sa ulit ng nilalang na yon, makakalaban siya hanggang sa huling hininga niya. Mukhang nahuli na nila yung gugulong aswang sa atin! Story. Ako si EJ. Gusto ko lang ikwento yung karanasan namin noong 2012 sa dati naming tirahan sa may Valenzuela City. Madalas na may balibalita sa amin na meron daw nila lang na nagkakatawang baboy, aso, kabayo o malaking ibon. Hindi ko alam na ang sabi-sabi na to ay mararanasan ko pala. Isang gabi, araw to ng Sabado, habang busy ang mama ko sa may second floor namin,
sa pag-aasikaso ng mga susuotin namin para sa simba kinabukasan. Bigla daw siyang napatingin sa may bintana na parang animoy, may kakaibang nilalang siyang nakita. Nang itsura'y katawan ng baboy at ang ulo nito'y parang sa daga at ang buntot nito ay parang sa kabayo. Natulala si Mama sa nakita niya, kaya agad niyang tinawag si Papa. Noong mga oras na to, tulog na kaming lahat at si Mama na lang ang gising. Ang sigaw ni Mama, pinapapunta niya kagad si Papa kung nasaan siya kasi meron daw siya nakitang malaking daga sa may labas ng bintana. Agad umakyat si Papa pero huli na ang lahat. Hindi niya na naabutan ang buong itsura nito dahil agad daw itong tumakbo palayo at ang nakita na lang ni Papa ay ang buntot nito na parang sa kabayo. Pagkakita ni Papa sa buntot na yon, hinatak niya kagad si Mama at sinabi na, "Tama na yan! Bakit kasi gabing-gabi na nag-ahalungkat ka pa dyan? Dali mo na at matulog na tayo." Kinabukasan, kinuwento to sa amin ni Mama at ang hinala nila Papa at Tito ay tikba lang daw ito. Hindi lang sila Mama at Papa ang nakaranas nito dahil mga kapitbahay namin nakikita rin daw nila ito kapag sasapit na ang alauna ng madaling araw. Sa ganitong oras daw madalas nilang nakikita ang nilalang na to. Makalipas ang isang linggo, nakahanap sila Papa ng lilipatan na bahay malapit sa trabaho ng Papa ko dahil para raw hindi malayo ang biyahe niya. Pagkalipat namin kinagabihan, hindi muna namin nilipat ang mga gamit namin dahil nagplano yung mga kapitbahay namin na hulihin ang palaging nanggagambalang nilalang sa barangay namin. Dahil palagi siyang nanggugulo sa bahay, ginawa nila ang bahay namin bilang patibong dahil dito lagi ang punta ng nilalang na yon. Nagtago ang mga kapitbahay namin na sila Kuya Nestor sa mga gilid-gilid at inabangan nila ang pagdating nito. Pagsapit ng alas dos ng madaling araw, nakita na nila Kuya Nestor ang nilalang na yon. Agad siyang sumigaw ng, "Nandito na siya!" May mga nakapalibot na sa likod at harap ng bahay namin para wala talagang takas ang nilalang na to dahil marami nang napinsala sa lugar namin dahil sa mga ginagawa niya. Nung nasa bintana na siya, agad itong tumalon sa may terrace ng kapitbahay namin. Nakita nila ang isang malaking aso na halos kasing laki ng tao pero may mga nakaabang na rin sa kanya pagtalon niya sa terrace na to. Ang tatay ni Ate Sheng na may alam sa pangontra sa mga aswang o kahit anong nilalang. Galit na galit yung itsura ng nilalang na yon. Kaso hindi siya makalapit dahil may mga hawak silang mga itak. Hindi na alam ng aswang na yun ang gagawin niya dahil napapalibutan na siya ng mga tao. Kaya naisipan nito magpalit ang yung pilang malaking ibon para makatakas siya. Kaso bago pa siya makalipad palayo, bigla itong nalaglag sa pangontra ng tatay ni Ate Sheng at naging anyong tao ito. Dito na nila nahuli at nadakip to. At dito na rin nila nakilala ang aswang na taga-barangay din pala namin. Sabi na lang ng kapitbahay namin na si Kuya Rudy, "Ikaw pa lang nang bubulabog dito. Ang bait-bait pa namin sayo." Balak na sana nilang patayin ito pero nagsalita ang tatay ni Ate Sheng na huwag nang saktan yon dahil baka balikan sila ng pamilya o angkan nito. Kaya pinakwala nila ito at binalaan na huwag nang babalik kung hindi papatayin na siya sa susunod na mahuli ulit nila ito. Sinundan nila ito hanggang sa kanto, hubot-hubad na naglalakad at sa isang madilim na parte, pumasok siya doon at bigla na lang yung nawala. Hindi na muling nanggulo yon dahil alam niya na sa susunod na mahuli siya, hindi na siya makakabalik sa pamilya niya. Mukhang may sinulid ang pagkaing pinigay niya sa'yo. Kaya niya nakuha ang sanggol sa sinapupunan mo. Story time. Ako si Princess, taga Quezon City. Gusto kong ibahagi yung karanasan ko nung buntis pa ako. Kasi gusto kong maging aware ang iba na hindi lahat ng nakakausap mo ay maganda ang pakay sa'yo. November 27, 2023. Ang araw na nalaman kong buntis ako. Nang malaman kong buntis ako, agad akong pumunta sa doktor para magpa-ultrasound. At dito ko nalaman na 5 weeks na akong nagdadalang tao. Nang taon na to, kamamatay lang din ang anak kong bunso noong September 11, 2023. Kaya nang mga araw na to, hindi pa talaga ako handa. Dahil stress at depressed pa ako sa nangyari sa anak ko. Kaya para hindi ako mag-isip ng mag-isip, sinabihan ako ng biyanan ko kung gusto ko raw tumulong muna sa kantin nila para malibang ako. Pero dito na nagsimula ang kahindak-hindak na pangyayari ng buhay ko. At dahil maraming taong kumakain lagi sa kantin ng biyanan ko, inuumaga na ako ng uwi. At bago ako umuwi, may dinadaanan akong matandang nagbebenta ng kakanin. Naglilihi ata ako nito kaya gustong-gusto kong kumain ng kakanin. Saka aliw na aliw din ako sa mga kwento sa akin ng matandang yon. Hanggang dumating yung schedule ko para magpa-ultrasound ulit. Pero laking gulat ng doktor ko, wala na yung patang pinagbubuntis ko. Tinanong kaagad ako nun kung dinugo ba ako. Pero sinabihan ko siya ng hindi. At wala namang nangyari sa akin na hindi maganda. Pero takang-taka yun kung bakit nawala yung bata sa sinapupunan ko. Dahil ang inihintay na lang namin sa anak ko ay ang heartbeat niya. Grabe yung pagtataka namin. At dahil dito, nagpatong-patong na naman yung isipin ko. Kaya napagdesisyon na naming lumapit sa albularyo. Dito ko nalaman na yung matandang lagi kong binibilhan ng kakanin
ay isa raw aswang. May itinatanim daw tong sinulid sa kanina binibigay nun sa akin. At mula sa sinulid na nakakain ko, yun raw ang ginagawa niyang daan para unti-unti niyang sipsipin yung sanggol sa sinapupunan ko. Hindi ko alam kung paano malalagpasan ang sunod-sunod na dilubyo ng buhay ko. Pero isa lang ang gusto kong iparating sa inyo. Ingatan niyo ang mga kinakain niyo at ang mga binibigay sa inyo. Dahil totoo sila at nasa syudad na sila ang mga lahi ng aswang. Aso ba namin to? Bakit parang ang laki naman? Tapos namumula pa ang mga mata niya. Story time. Ako si Maymay. May kwento rin ako tungkol sa mga aswang. Nangyari ito sa lugar ng kalibin partner ko, sa Agusan del Sur. Balibalita kasi sa kanila na meron daw mga gumagala na aswang na nagkakatawang aso. Napatunayan ko to nang minsan akong tumira sa lugar nila. May ginawa kasing parang kubo yung asawa ko nito. Tinirhan namin to kasama ng anak ko sa unang kalibin ko. 8 years old na siya ng mga panahon na to. Hindi pa masyado gawa yung kubo, kaya kawayan lang ang sahig namin at marami pang mga siwang. Isang gabi, alas 8 na nito, iniwan ako ng asawa ko sa bahay namin. Umalis ang asawa ko para mangisda kasama ang pinsan niya. Hindi ko na hinihintay ang asawa ko at natutulog na ako. Mga bandang alas 11:30 ng hating gabi, nagising ako kasi bigla akong naihi. Kaya bumangon ako at umihi ako sa arinola namin habang yung anak ko ang sarap ng tulog. Maya-maya, biglang may kung anong nilalang sa silong namin. Parang malaking aso na kulay itim yon. Nagtaka ako kasi akala ko aso namin yon, kasi kulay itim din yon. Nung sinilip ko maigi ang silong namin, hindi ko akalain na makikita ko to. Ang laking aso na nanlilisik ang mga mata na pulang-pula. Tapos biglang umalulong yon. Sa sobrang gulat ko, napatalon ako sa higaan namin. Kahit hindi ko pa nababalik ang underwear ko ng maayos, hanggang biglang umalog yung bahay namin na parang may nagpupumilit pumasok. Ilang saglit pa, nagulat ako kasi bigla akong dinugo at ang lakas ng agos nito. Tapos sumakto ang dating ng asawa ko at kinuwento ko sa kanya yung nakita ko. Nilibot niya kagad yung paligid ng bahay namin, pero wala siyang nakita. Pagkatapos nito, hinayaan lang namin, pero yung asawa ko hindi muna nangisda at sinamahan na muna ako tuwing gabi sa bahay. Isang araw, nalaman ng papa ng kalibin ko yung nangyari sa akin. Sabi niya, aswang daw yung nakita ko ng gabi sa silong ng bahay namin. Nahuli na raw dati yon. Magkapatid pa nga daw sila eh. Hanggang 2 linggo ang lumipas, dinudugo pa rin ako. Kaya dahil dito, nagpasya kaming lumapit sa albularyo. Sabi ng albularyo, aswang nga raw yon. At pinipilit nitong higupin ang dugo ko. Kaya pala hinang-hina ako palagi simula nang mangyari sa akin yon. At dito ko na rin nalaman na buntis pala ako ng panahon na to. Kaya pala ako inaatake ng mga nilalang na yun. Napag-alaman din namin na magkapatid nga raw yun na nagaan yung aso. Yun daw yung magkapatid dun sa may tindahan malapit sa amin. Sabi pa nito, subukan ko raw bumili at magpatunog ng barya sa harapan nila. At sigurado daw na magagalit ang mga yun. Dito namin napatunayan na totoo nga ang sabi ng papa niya. Kaya pala yung mga underwear ko na may dugo at hindi pa nalalaban ng partner ko, kinabukasan, wala ng dugo yun. At puro laway na namalapot. Sa awa ng Diyos, maayos naman ang naging lagay ng baby ko at naagapan namin ang nangyaring to. Matapos to, palagi na kami nagsasaboy ng asin sa paligid namin at lagi na kami nagpapatunog ng barya. Sa ngayon, nasa Manila na kami nakatira. Maraming hindi naniniwala rito, pero pag tumira kayo sa isang baryo na may ganitong usap-usapan, maghanda na kayo. Dahil bago nyo pang malaman na buntis kayo, alam na nila. Dahil mabango raw sa pang-amoy nila to. Anong mula sa buto, nabuhay ulit yun na parang isang aso. Story time. Ako si Rams, at merong kwento sa akin yung tito ko nung nabubuhay pa yung tatay nila. Meron daw yung alagang Sigbin. Tubong Sambuanga del Norte sila. Isang araw, nagkayayaan daw silang magpipinsan na umakit ng bundok kasama ang tatay nila tito. Nung nakaready na silang lahat, yung isang pinsan ni tito, nagsabi yun ng, "Tara, alis na tayo! Saan na tatay mo?" Tsasaing pa sa likod eh. Hanggang dumating daw ang tatay nito at sinabihan sila na susunod na lang daw siya doon. Kaya nauna silang magpipinsan na baybayin ang masukal na gubat at matatarik na mga bato. Mga halos 2 oras din daw nalakaran yon bago ka raw makarating sa tuktok ng bundok kung saan may kubo ang tatay nila tito. Ilang beses din silang huminto para magpahingat kumain. Minsan namimita sila ng mga gulay at prutas para may kainin sila sa daan. Makalipas ang humigit 3 o 4 oras, nakarating na rin sila sa kubo. Pero nagulat sila nang makita nila ang tatay ni tito na nasa kubo na. Pati ang tito ko raw, gulat na gulat kung paano na unang nakaakyat sa kanila yon. Wala naman daw shortcut ang papunta sa tuktok ng bundok na yon. Ang isa pang nakakapagtaka,
Parang kanina pa raw yun doon dahil nakita na lang nila itong nakahiga sa duyan at nakapagluto na rin daw ng mga ulam. Oh, nandiyan na pala kayo. Ang babagal nyo naman. Paano kayo mabilis na nakakit dito, Tito? San kayo dumaan? Ngumiti lang daw to at sinabihan silang magpahingan at kumain. Matapos silang magpahingat kumain magpipinsan, kanya-kanya na silang kuha ng mga gulay at halaman na tanim doon. Mahilig daw kasi magtanim yung tatay ni Tito sa lupain niya. May mga prutas din daw doon tulad ng langkat mangga. Nung uuwi na sila, nagpahuli ulit ang tatay ni Tito at nauna silang magpipinsang bumaba. Pero pagdating ulit nila Tito sa bahay nila, nandun na kaagad ang tatay niya. Takang-taka raw sila kung saan dumaan yun pero tikom daw ang bibig ng tatay ni Tito at niningitian lang sila nito. Niloloko pa raw sila noon na napakabagal nila kasi hindi raw sila lumaki sa bukid at bundok. Hanggang dumating daw ang araw ng piyesta nila. Lahat ng taga-baryo nila ay maraming handaan. Tapos nung araw na to, wala raw si Tito sa Sambuanga dahil nasa Manila raw siya nagtatrabaho. Pero dahil pinauuwi daw siya ng magulang niya, umuwi raw siya. Pagdating niya, nagulat daw siya kasi ang dami raw handa. Nagtaka siya kasi wala naman silang alagang hayop o pambili ng karne na ipanghahanda. Hindi naman daw kasi ganun kalaki ang sahod niya sa Manila ng panahon na to. At isa pa raw, malayo pa ang anihan ng prutas at gulay. Kaya paano raw magkakaroon ng tatay niya ng pera panghanda? Inisip niya na lang daw na baka nangutang ang tatay niya. Pagkita niya raw sa mga nakahain sa mesa, halos lahat daw ng putahe nandun, maliban lang sa lechon. Pero nagtataka daw siya sa tatay niya kasi lahat ng kumakain sinasabihan nito na ilagay ang mga natirang buto sa kawa o yung malaking lutuan. Akala daw niya nung una para daw may pagkain ang aso nila. Matapos daw ang kainan, inuman at kasiyahan para ipagdiwang ang piyesta, alas 12 ng hating gabi. Sila-sila na lang daw nito sa bahay nila. Lumabas daw ng kwarto si Tito para uminom sana ng tubig nang makita niya raw ang tatay niya na nakaupo habang may mga nakatirik na kandila at nasa harap niya raw yung kawa na may mga lamang buto. Tapos dinadasalan niya daw yun ng Latin. Hindi raw maintindihan ni Tito yung mga katagang sinasambit ng tatay niya hanggang bigla raw may malakas na hangin ang dumampi sa balat nila. Nagulat daw siya na yung mga buto sa kawa ay unti-unting umaangat at unti-unting nabubuo yun sa anyong aso. Tapos biglang nagkaroon daw ng laman yon hanggang tuluyan daw yung nabuhay. Kakaiba raw yung aso na yon. Napakalaki raw. Parang pabalikta daw yung itsura nun. Parang nakayuko daw na susugurin ka. Tapos ang nakakatakot pa raw, mapupula ang mga mata nito't mabalahibo raw yon. Hindi raw makagalaw sa kinatatayuan niya si Tito hanggang nakita siya ng tatay niya at sinabihan siya nito na, "Huwag kang matakot. Mga sigbin yan. Matagal ko ng alaga ang mga yan. Meron akong ritual na ginagawa para pakainin sila. Kung wala ang ritual na to, hindi sila susunod sa akin at iyak na papatayin nila ako. Uubusin nila ang mga tao rito. Yan din ang sinasakyan ko kaya mabilis ako nakakarating sa tuktok ng bundok nang walang nakakakita sa akin. At yung karne nila, pwede nilang ipakain sa amo nila. Basta kailangan matira ang mga buto nito para muli ko silang mabuhay gamit ang mahiwagang ritual. Kaibigan at kaaway ang isang sigbin. Depende kung paanom sila itatrato. Kung hindi mo kaya magsakripisyo ng buhay mo para sa kanila, huwag ka nalang mag-alaga nito. Sige na anak, huwag mong ipapaalam kahit kanino ang tungkol rito. Hindi ito basta-basta natatanggap ng mga normal na tao." Matapos nang mamatay ang tatay nila Tito, hindi niya na raw muling nakita ang mga sigbin na yun. "Ate, ising, pakaramdam ko may aswang sa labas ng bahay natin." Ako si Lacey, taga Mindanao, sa Kabadbaran City. Meron akong gustong ikwento sa inyo tungkol sa aswang. 8 years old pa lang ako nang makakita ako ng aswang. At hindi ko makakalimutan ang karanasan kong to. Nasa bahay ako ng ate ko nakatira nito. At nang panahon na to, buntis ang ate ko. At sa sala lang kami natutulog nito. Dahil hindi pa tapos yung bahay nila ate. Bali parang ongoing pa yung pagpapagawa nito. Kaya yung mga bintana nila ng mga panahon na to, ay kurtina pa lang ang takip. Isang gabi, kami lang naiwan ng ate ko sa bahay nila kasi yung asawa niya pumasok sa trabaho. Ito rin yung dahilan kung bakit ako nasa bahay ng ate ko, para may kasama at may aalalay sa kanya sa gabi. Pero sa kalagitnaan ng kalaliman ng gabi, mahimbing na ang tulog namin ito. Bigla akong naalipungatan dahil may naririnig akong maingay na tunog na parang galing sa baboy. Pinakinggan kong maigi yon at parang nanggagaling yung ingay na yon sa may bintana ng bahay nila ate. Tapos nakakaamoy na rin ako nito ng napakabahong amoy. Hindi ko maipaliwanag ko anong klaseng amoy yun. Kinakabahan na ako ng mga oras na to kasi naalala ko yung sinabi sa akin ni mama. Meron kasi siyang langis ulana na binigay kay ate at nilalagay ni ate lagi yun sa tabi niya. Sabi ni mama, kapag kumulo raw yun, ibig sabihin daw merong aswang sa paligid namin. Kaya nung nakita kong kumulo yung langis na yun, ginising ko kagad si ate. "Ate, gising! Pakiramdam ko may aswang sa labas ng bahay natin." Pagising ni ate, nakakita kami sa may bintana namin ng isang babaeng kulubot ang mukha. Buhaghag ang buhok
Sobrang pula ng mga mata at naglalaway siyang nakatingin sa amin. Kaya agad na pasigaw si ate ng tulong. Nang malapit na makapasok yung aswang sa bintana namin, nagulat na lang kami nang may marinig kaming putok ng baril at malakas na sigaw. Hoy! Bigla na lang umalis yung aswang na yon at tumakbo palayo. Matapos to, bigla na lang kaming nakarinig ng malakas na katok sa pinto at nagulat kami nang dumating ang asawa ni ate. Niyakap kagad ni ate yun sa takot. Tinanong kagad ng asawa niya kung ayos lang ba si ate at kung may nangyari ba sa aming masama. Sinagot naman ni ate kagad yun ng wala. Tinanong kagad ni ate yung asawa niya kung bakit umuwi yun kagad. Kasi alauna pa lang ng madaling araw ng mga oras na to at alas 6 pa ng umaga ang out niya. Isang security guard pa lang ang asawa ng ate ko. Ilagi siyang wala sa gabi at ito rin yung rason kung bakit may dala siyang baril. Sinabi na lang sa kanya ng asawa niya kaya daw siya maaga umuwi kasi daw hindi raw siya mapakali at kinakabahan daw siya ng walang dahilan. Kaya naisip niya raw kagad kami rito sa bahay. Kaya nagpaalam daw siya kagad sa boss niya na may emergency kunyari. Pagdating niya raw sa labas ng bahay, may nakita siyang babaeng mukhang asong itsura. Hindi raw mukhang tao yun. Kaya naisip niya kagad na aswang yun. Kaya pinaputukan niya kagad yun. Nang mga oras na to, grabe ang pasasalamat namin ng ate ko. Dahil kung hindi dumating ang asawa niya, baka hindi ko na to nakwento sa inyo. At baka isa na rin kayo sa mga hindi naniniwala sa kanila. At hindi kayo makapaghanda ng pangontra. At pagkatapos isang gabi, isa na rin kayo sa magiging biktima nila. Maniwala kayo sa hindi, munti ka na maging aswang ang kuya ko. Ako si Yanyan, tubong kawayan ni Gross Occidental. At meron akong karanasan tungkol sa aswang na yan. Natatandaan ko pa, taong 2021, magde-debut or magbe-21 na ang kuya ko. At malapit na ang kaarawan niya. Kaya humiling siya sa ate namin na paghandaan siya kahit konting salo-salo sa darating na kaarawan niya. Pero bago pa sumapit ang kaarawan niya, meron na siyang iniinda na masakit daw ang tiyan niya. Pinagsawalang bahala na lang namin to. Hanggang lumipas ang 4 na buwan, lumala ang pananakit ng tiyan ng kuya ko. Kaya bandang July ng panahong to, napagpasyahan namin na ikonsulta na siya sa doktor. Pagdating namin ng ospital, ang ginawa sa kanya ay pinaka-ultrasound siya. Kasi lumulobo na yung tiyan niya eh. Pero matapos lumabas ang resulta, ay okay naman daw ang organs niya. At wala namang nakikitang nagiging sanhi ng pananakit at paglobo ng tiyan niya. Kaya takang-taka kami nito. Dahil paanong walang nakita kung lumulobo na yung tiyan niya. At sobrang sakit na raw sabi ng kuya ko. Kaya pinauwi na muna kami ng doktor nito. Makalipas ang 5 araw, lumala lalo ang sakit ng tiyan ni kuya. Dahil dito, nagdulot na to ng pagsusuka niya ng dugo. Dito na nagsabi si Papa na ilapit namin siya sa manggagamot. Pagdala namin sa kanya sa manggagamot, sabi nito, may nakain daw ang kuya namin sa isang karinderya at nilagyan daw ng laway yung pagkain niya para maging aswang siya. Tapos sinabihan pa kami nito na pagsapit daw ng Linggo ng gabi, dito na raw namin malalaman kung tatanggapin ba ng kuya namin ang pagiging aswang niya o hindi. Kung hindi niya raw tatanggapin to, mamamatay daw siya. Pagka-uwi namin, lagi na ako nakabantay kay kuya para alalayan siya. Dito ko na napansin ang kakaiba sa kanya. Tuwing sumasapit ang alas 12 ng hating gabi, bigla na lang siyang bumabangon ng nakayuko at nalilisik ang mga mata. Tapos nang hihingi siya ng tubig at isda. Buti na lang meron kaming pinritong isda nito. Kaya binigyan ko siya at mabilis niyang naubos yon. Tapos bumalik siya kagad sa pagkakatulog niya. Hanggang ang ganitong sitwasyon niya ay umulit-ulit ng gabi-gabi. Pagsapit ng Sabado, isang araw bago sa itinakda ng manggagamot, nakabantay na kaming lahat kay kuya nito. Alauna ng madaling araw ng Sabado, napansin namin na parang may nagmamatsyag sa bubong namin. Kasabay ng malakas na pagaspas ng pakpak. Nawala naman yung kagad, kaya binaliwala na lang namin. Pero dahil dito, hindi na kami makatulog hanggang sumapit na ang umaga ng Sabado. Pero pagpatak ng alas 10 ng gabi, napansin ko si kuya na parang hindi na mapakali. Ihiga siya, babangon, paulit-ulit to. Sumasakit na ngayong braso ko kakaalalay ng buhat sa kanya eh. Hanggang pumatak ng alas 3 ng madaling araw ng Linggo. Hindi pa rin ako makatulog nito kasi pinagmamasdan ko siya at parang may kakaiba na sa kanya. Sa kaba ko, ginising ko agad yung isa kong kuya. Tapos pinatignan ko siya rito. Dito ko naalala na Linggo na pala. Maya-maya, yung kuya ko, bigla na lang kinakamot yung dingding namin. Habang nagre-reklamo yun na sumasakit na daw ang tiyan niya. Hanggang sumigaw yun ng, "Kuwe! Kuwe! Kuwe! Kuwe!" Hanggang biglang nakarinig kami ng isang malakas na pagaspas ng pakpak. Ano nangyayari? Pa, mukhang nandiyan yung aswang sa bubong. Kumuha kagad ang papa ko ng itak at nilabas niya ang nilalang na yon. Habang kami naman nag-iiyakan na sa takot. Pero bigo ang papa naming makaharap ang aswang na yon. Matapos to, alas 5 na madaling araw ng Linggo, nawala na ng hininga ang kuya ko. Binawian na siya ng buhay.
Dito na namin naalala yung sinabi sa amin ng manggagamot na kapag hindi niya tinanggap ang pagiging aswang niya, mamamatay siya. Matapos to, habang nakaburol na ang kuya namin, ay patuloy pa rin naming naririnig ang pagaspas ng pakpak na yon hanggang sa mailibing ang kuya namin. Hindi namin alam kung nagagalit ba yung aswang na yon dahil hindi siya nagtagumpay na gawing aswang ang kuya namin, kaya palagi niya kaming ginugulo. Pero dahil sa galit ng papa ko, hinamon niya yun ng patayan habang hawak-hawak niyang buntot pagi. Ako ang harapin mo! Nang dahil sa'yo, nawala ang anak ko! Lumabas ka! Matapos to, hindi na muling nanggulo ang aswang na yon. Kasabay nito ang unti-unting pananahimik ng bahay namin. Dahil na rin siguro sa pagkawala ng kuya ko. Dahil mas pinili niya maging tao kaysa maging isang kampo ng dilim. Katulad ng aswang na yan. I got some questions. Weighing heavy on my mind. I need some answers. We don't know what keep us by. What's the point of living if we only live to die? Huwag na huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Ito, magsuot mo yan. Walang makahagalaw sa yung ibang nilalang. Story Time. Ako si Dos, 18 years old, tubong Bulacan. Gusto ko lang sanang ibahagi ang kwentong karanasan ng lolo ko noong kabataan niya, taong 1958 sa San Ildefonso, Bulacan. 13 years old nito ang lolo ko at may tito raw siya na ang pangalan ay Terio. Simula pagkabata raw niya, ay ang tito Terio niya lang ang nakakasama niya tuwing umaga kasi nagtatrabaho daw ang mga magulang niya at nasa isang kapatid naman daw ng papa niya ang ibang mga kapatid niya na mas nakakabata sa kanya. Isang araw daw, sinamahan niyang manguha o managa ng mga kahoy at sanga ang tito niya para gawing panggatong sa mga lulutuin nila sa bahay. Nang biglang may sumalubong daw sa kanilang mga armadong lalaki na animo yung mga tauhan ng isang malaking tao. Inilayo raw ng mga taong yun yung tito niya sa kanya at kinausap raw nila yun ng ilang minuto. Tapos maya-maya, itinulak na raw sa tabi niya pabalik. Nang umalis na raw ang mga taong yon, agad niyang tinanong ang tito Terio niya kung sino ang mga yon. Sino yung mga yon, tito? Wala, mga kaibigan ko dati. Nangangamusta lang sila. Bakit parang may galit sila sa'yo? Bakit kanila sinisikmurahan? Hindi, nagbibiro lang mga yon. Ganun lang talaga kami magbabarkada. Matapos to, isinawalang bahala na lang daw to ni Lolo. Isang araw, tanda niya raw ang petsa na mangyari to. October 27, araw ng Lunes. Wala raw ang mga magulang at kapatid ni Lolo sa kanila. Dahil dumalaw daw to sa kabilang baryo para kumustahin ang isang kamag-anak nila. Hindi na raw nagpumilit sumama si lolo nito at nagpaiwan na lang daw siya sa bahay ng tito Terio niya. Kasi wala pa naman daw tong asawa at anak para na rin may kasama ang tito niya sa bahay. Kinagabihan, eksaktong alas 11 ng gabi, ay nagising raw siya dahil may narinig daw siyang mga yabag ng tao sa labas ng bahay ng tito niya. Kaya agad niya itong sinilip sa may maliit na siwang ng bintana ng kwarto kung saan siya natutulog. Pero pagtingin niya doon, wala naman daw kung ano o kahit sinong nasa labas ng bahay nila. Kaya bumalik na lang daw siya sa pagkakatulog. Ngunit mga bandang alauna ng madaling araw ay may lumagabog sa bubong ng bahay ng tito niya. Nayari lamang sa pawid, tarpulin at iilang mga yero. Kaya rinig na rinig niya ito. Nagulat daw si lolo kasi nilapitan daw siya kagad ng tito Terio niya at sinabihang, "Huwag na huwag kang lalabas at mag-iingay kahit anong mangyari. Ito." Sabay inabutan daw siya nito ng isang kwintas na may bato na animoy pilak sa kintab. Niyakap daw siya nito at saka isinuot sa kanya ang kwintas. Agad daw lumabas ang tito niya, bitbit ang isang parang isang itim na punyal. Sinilip niya raw ito sa siwang ng bintana para makita ang nangyayari sa labas. At laking gulat daw niya nung nakita niya yung mga lalaking humarang sa kanila nung kukuha sila ng mga panggatong. Nasa labas ng bahay nila ang mga yon. At nagulat daw siya sa sunod niyang nakita dahil mula sa pagiging tao, animo yung mga naging asong itsura ng mga to. Dagdag pa sa gulat niya na muntik na raw niyang ikawalang malay nang bigla raw makita niya ang tito Terio niya na naging kagaya ng mga lalaki sa labas. At sa isang saglit lang, naglaban ng mga ito. Napatumba daw ng tito Terio niya ang dalawa sa mga ito. Lima raw lahat yung lalaking yon. Kaya nung napatumba raw ng tito niya ang dalawang yon, bigla raw tumakbo palayo yung dalawang kasama nito. Hinanap raw ng lolo ko yung isa pa. Pero nang isang saglit pa, inakita niya yun sa itaas ng bintana kung saan siya nakasilip. Binuksan daw nun yung bintana at akmang susunggaban daw siya. Ngunit hindi raw siya nito mahawakan dahil parang nasasaktan daw yun dahil sa ibinigay sa kanyang kwintas ng tito Terio niya. Agad naman daw siyang napuntahan ng tito niya at itinarak dun sa lalaki ang punyal na hawak nito. Dito na raw niya nakitang malapitan ang itsura ng tito niya na parang isang aso. Pagkatapos nito, nahimatay daw siya sa takot. Kinaumagahan, nagising na lang daw ang lolo ko dahil sa sinag ng araw mula sa bintana ng kwarto niya at sa lakas ng boses ng mga magulang niya na alalang alala. Agad daw niyang kinuwento to sa mga magulang niya. Dito na raw ipinagtapat ng nanay ni lolo na isang aswang daw ang tito Terio niya. Ngunit hindi raw to gumagawa ng masama
dahilan kung bakit gusto raw siyang patayin ng mga kauri niya. Dahil baka raw isang bulat ng tito niya ang lahat ng sekreto ng mga kauri niya. Dahil pinili raw nito ang pagiging mabuting aswang. At ang ibinigay daw nitong pintas sa kanya ay isang agkimat o anting-anting na mabisang pangontra daw sa mga aswang at maligno. Matapos raw ang gabing yon, hindi niya na muling nasilayan ang tito Teryo niya. Magpasa hanggang ngayon na 79 years old na siya. Ibinigay naman sa akin ngayon ni Lolo ang kwintas na binigay sa kanya ng tito Teryo niya. At sabing ako na raw ang bagong mag-iingat nito. Dahil marami pa rin daw ibang nilalang ang nakapaligid sa ating mga tao. May matandang lumapit sa akin kanina. Paano niya nalamang buntis ako? Kanina ko lang sinabi sa inyo ha. Ako si Jing. Gusto ko lang kwento yung nangyari sa akin last year sa Quezon Province. Taga-Caloocan ako at ang asawa ko ay nagtatrabaho dito bilang isang butcher sa isang slaughterhouse. Ang family ko ay taga Negros Oriental pero lumipat silang Quezon Province sa isang palayan doon. Simula nang malaman kong lumipat sila doon, nagbalak akong dalawin sila. Gusto ko sanang isama ang asawa ko nito pero hindi siya pwedeng umabsent. July 20, nung araw na pumunta ako sa Quezon Province, tatlong araw na lang ay birthday na ng bunsong kapatid ko. Kaya dito ko na sinabi sa kanila na tatlong buwan na akong buntis. Sa kanila ko lang sinabi to at wala nang ibang may nakakaalam. Maya-maya, paglabas ko ng bahay nila mama at papa, nagulat ako kasi may isang matandang babae ang inaalok akong hilutin ng tiyan ko. Pag-alok niya, hinawakan niya kaagad ang tiyan ko. Nagtaka ako dahil alam ko kakasabi ko lang sa pamilya ko yung tungkol dito. At wala pang ilang oras nung sinabi ko to, kaya imposibleng nalaman niya kaagad ang tungkol dito. Pagkakita ko sa kanya, titig na titig siya sa tiyan ko. Akala ko nito ay simpleng titig lang na parang isang ordinaryong lola na sabik makakita ng isang sanggol. Sinabihan ko lang siya nito ng salamat at hindi ako pumayag magpahilot sa kanya. Nalaman kong kapitbahay nila mama at papa ang matandang to. Matapos to, mga alas dos ng hapon, nag-alok siyang bigyan niya ako ng prutas. Kainin ko raw para maging malusog ang batang nasa sinapupunan ko. Wala naman akong inisip sa kanyang masama kaya kinain ko to. Pero ilang araw ang lumipas, nakaramdam ako ng sakit ng ulo at palaging pagkahilo. Dito ko na tinanong sila mama at papa tungkol sa matandang nag-alok sa akin ng hilot at nagbigay sa akin ng prutas. Sabi nila, hindi raw madalas lumalabas o nagpapakita yung matandang to. Ngayon lang daw nagpakita yon simula nang dumating ako. Dito ko na binanggit kay mama na alam nung matandang yon na buntis ako. Sabi nila mama at papa, wala silang pinagsabihan tungkol dito dahil wala pa silang kakilala sa lugar na to. Gawa nga ng bagong lipat pa lang sila rito. Dagdag pa ni mama, may kwento-kwento na raw tungkol sa matandang yon. Palagi daw nakapatay ang ilaw nun at nakasarado ang bintana tuwing umaga. Pero pag sumapit daw ang gabi, bukas na bukas ang bintana nito. Biglang nagtayuan yung mga balahibo ko dahil nakita rin mismo ng mga mata ko yon na sa tuwing umaga ay sarado lahat ng bintana niya at hindi yun nagbubukas ng pinto. Pero pag sumapit na ang dilim, nakikita ko siyang nagbubukas ng bintana at minsan pa nga'y ngumingiti pa yun sa akin habang nakatingin ako sa kanya. Matapos ng ilang araw kong pagbabakasyon sa bahay nila mama at papa, umuwi na ako sa amin. Pagka-uwi ko ng Caloocan, bigla akong nakaramdam ng pananakit ng tiyan, pagdurugo at pagkahilo. Kaya nagpatingin kaagad ako sa midwife ko at dito ko na lamang wala ng heartbeat ang dinadala kong sanggol. Nagtaka ako dahil bago ako pumunta ng Quezon Province, ay pinacheck ko ang heartbeat nito at maayos ang lagay ng baby namin. Dito ko kaagad naisip yung matandang nakasalamuha ko. Tapos grabe yung kilabot na naramdaman ko. Hanggang tuluyan na nga ako nakunan sa dapat na pangalawang anak namin. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin matanggap ng asawa ko ang nangyari at ang pinaghihinalaan nilang salarin dito ay yung matanda na posibleng aswang araw. Sabi ng biyanan ko sa akin ay marami daw silang nakakasalamuhang aswang. Mababait daw ang mga aswang, maliban na lamang daw kung may gusto silang kunin. Bakit parang may taong sumisilip sa bintana? Paano siya nakaakyat dyan? Tao? Oo, parang matandang babae. Story Time. Ako si Blessy. Gusto ko lang ibahagi yung karanasan ko noong magsimula akong mabuntis sa first baby namin. November 6, 2023, sa Medisyon, Imus, Cavite. Mag-aanim na buwan pa lang akong buntis nito. Yung higaan namin, nasa tabi mismo ng bintana. At kapag dumudungaw ka doon, ang makikita mo kagad ay ang bubong ng kapitbahay namin. Medyo mataas kasi ang second floor ng inuupahan naming apartment. Isang araw, alas 3 ng madaling araw, nagising ako kasi sobrang tigas at sakit ng tiyan ko. Nakaharap ako nito sa dingding namin. Mga 3 minuto akong gising nito. Habang hinahawakan ko ang tiyan ko nang walang ano-ano'y nakaramdam ako ng kilabot nang makarinig ako ng kaluskos mula sa bintana na katabi ng hinihigaan ko. Tapos nakita ko din na may gumagalaw sa bandang gilid ng bintana na nasa paanan ko.
Pagtingin ko doon, nakita ko parang may sumilip, pero bigla yung nagtago sa gilid ng dingding. Ayoko mag-isip ng kung ano-ano, kaya bumangon ako ng bagya at tinitigan ko lang ng maigi yung bintana. Dito ko na napagtanto na may tao talaga. Kaya umupo ko at hinintay na sumilip ulit yon. At hindi ako nagkamali. Sumilip na ulit siya. Dito ko na nakita ang isang matandang babae na halos lubog yung mukha niya at pulang-pula na nanlilisik ang mga mata. Tapos buhag-hag ang buhok niya. Kaya napasiguro ko bigla at nagtakip ko ng unan para hindi siya makita. Gumising naman kaagad yung asawa ko. Kasabay nito ang isang malakas na lagbog sa mga bubungan. Parang pumiinong malaking hayop ang nahulog doon nang malaman ng mister ko to. Galit na pinaghahampas ng mister ko ang dingding at pinagmumura niya yung matanda na yon. Hoy! Hayop ka! Maskarito! Matapos to, bumaba kaagad kami sa kwarto ng nanay ko at kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Nung sumikat na ang araw, napakwento ang nanay ko. Noong nakaraang araw daw, ay may matandang babae na kumatok sa bahay namin at hinahanap ang konsehal. Nagtaka kami kung paano siya nakadiretso sa pinto ng inuupahan namin. Ang dami niya pang dadaanan bago makarating sa inuupahan namin. Dahil kami nasa pinakadulo, may madadaanan pa siyang gym at iba pang bahay at saka may gate bago siya makapasok. Bakit kami lang ang kinatok niyang pinto? Matapos ang insidenteng to, lagi na naglalagay ng asin at bawang ang mister ko sa bintana namin at di na rin siya nagpapatay ng ilaw. Sinasara na rin namin ang bintana, pero kahit ganon ay meron pa rin kaming kaluskos na naririnig sa gabi. Minsan ay lagapak sa bintana o dingding hanggang sa dumating ang ikapitong buwan kong pagbubuntis na ipanganak ko ang baby namin. January 5, 2024, premature siya. Malakas naman si baby at hindi siya na incubator. Halos isang araw lang din siya naka-ventilator at tinanggal kagad yon kasi nakakahinga naman siya ng maayos. Pero pinapailawan pa rin siya sa ospital. Makalipas ang 2 linggo, naiuwi na rin namin si baby. Akala ko, magiging maayos ang lahat at hindi na kami gagambalain ng aswang na yon. Pero nagkamali ako. Halos gabi-gabing umiiyak si baby at hindi makatulog yon. Pero sa tuwing pinababa namin siya, tumatahan siya at ang himbing na ng tulog niya. Pero isang gabi, habang payapa kaming natutulog, naririnig kong umiiyak ang anak ko. Pero kahit anong pilit kong gumising at imulat ang mga mata ko, hindi ko alam, pero hirap na hirap akong imulat to. Hanggang sumagi sa isip ko na baka nandyan yung matandang babae at baka may ginagawa siya sa anak ko. Kaya pinilit kong imulat yung mga mata ko at nakabangon kaagad ako. Yung baby ko, nasa paanan ko na at nakataas ang damit niya hanggang dibdib. Nakababa na rin ang bigkis niya. Matapos to, sa sobrang takot ko na baka pagising ko isang gabi wala na ang baby ko. Kaya bumili ako ng kulambo. Sabi kasi ng nanay ko, mas maigi daw yun para hindi niya malapitan kaagad ang baby ko. Simula nito, balik pusa siya ulit na nakadungo sa bintana sa bubong ng kapitbahay namin. Natatakot pa din ako sa kaligtasan namin ng baby ko. Kaya nitong March, naisipan namin lumipat ng tirahan. Nakakita naman kami kaagad dito sa may Anabu, Imus, Cavite. Maliit lang ang apartment na nahanap namin. May isang kwarto na kasya ang double size bed at 2 orokan na drawer at 1 electric fan. Mga unang buwan namin ay maayos naman ang lahat. Hindi na rin nagigising at umiiyak si baby sa madaling araw. Pero ang akala ko, maayos ng lahat. Pero hindi pa pala. Kalagitnaan ng April, bumalik ang kilabot namin. Nagising ako ng 4:30 na madaling araw at nakita ko si baby sa gilid ko na tahimik na umiiyak at nakatingin siya sa may bintana na nasa uluhan namin. Wala na kaming magawa sa pwesto ng kama namin dahil ito lang yung posisyon na kasya dito. Pagsilip ko sa bintana, nakakita ako ng matandang babae na lubog ang mukha, bilog at malalaki ang mga mata. At nakanganga siyang nakatingin sa anak ko. Bumangon agad ako at sinita ang matandang yon. Dali-dali naman yung umalis. Pagkaalis niya, dito na umiyak ng malakas ang baby ko. At dito ko na rin napagtanto. Nakamukha niya yung matandang sumilip sa akin nung buntis pa ako. Grabe yung kilabot ko nito at hindi ko na alam ang gagawin ko. Matapos ang insidenteng to, palagi na ako nakakarinig ng tunog ng baboy sa labas namin kahit wala namang may nag-aalaga ng baboy. At nitong nakaraang Sabado lang, pinakailaman na naman niya ang anak ko. 3:30 na madaling araw, nagising ako kasi umiiyak yung anak ko. Kaya pinadede ko siya sa kaliwang bahagi ko. Nung nakatulog na siya ulit, ay binaba ko na siya sa higaan niya na nasa kaliwang bahagi ko. At nakatabi siya sa may pader para hindi niya kita kung meron mang dumaan na dumungaw sa bintana. Matapos to, natulog na rin ako nakaharap at nakayakap sa kanya. 4:00 ng madaling araw, nagising ako para lumipat ng pwesto kasi nangangalay na ako. Iikot na dapat ako sa kanang bahagi ko nang may naramdaman ako sa likod ko. Akala ko nung una, kamay ng asawa ko pero nung lumingon ako para iusog yon, nakita ko yung anak ko na nasa likuran ko na nakadapa. Napabalikwas ako at dali-dali siya kinuha kasi kinabahan ako. Kaya tinanong ko kagad yung sarili ko, bakit nasa likod ko na to? Bakit nakadapa to? Tinanong ko kagad yung asawa ko at sabi niya, hindi niya raw ginagalaw ang baby namin. Sa awa ng Diyos, humihinga pa naman siya. Matapos to, sabi ng kapitbahay namin, siguro binubuhat na raw yung anak ko ng matandang yon. Kaso nabitawan niya raw kaya napunta sa likod ko na nakadapa. Hindi ko alam kung anong pake ng matandang babae na yun sa anak ko at hindi niya na kami tinitigilan at bakit hanggang ngayon ginugulo at sinusundan niya pa rin kami.
raw malaman na pinalitan ng aswang ang katawan, itawid o ihagis po ito sa bintana. Pag bumagsak sa lupa at naging katawan ng saging yon, ibig sabihin na sa paligid mo lang sila. Story time. Ako si Ronnie, at may gusto lang akong ibahagi na nakakatakot kong karanasan nang hindi ko makakalimutan hanggang ngayon, kahit nasa 30 years old na ako. 14 kaming magkakapatid, pero 12 na lang kami ngayon, at pangsyam ako sa aming magkakapatid. 7 years old pa lang ako nito, at nasa Bacolod City kami nakatira. At nang panahon na to, yung mama ko, pinagbubuntis niya yung pang second to the last na kapatid ko. Bali, 8 months na siyang buntis nito. Tapos yung bahay namin ay gawa sa flywood at kahoy. Tapos yung sahig naman, gawa sa kawayan. 2 palapag yung bahay namin. Tapos merong silong sa ilalim, kaya may hagdan pa akyat sa pinto. Tapos nilalagay namin yung uling sa ilalim ng bahay namin. Ginagamit kasi namin to pang gatong. Tapos napapalibutan kami ng mga puno ng prutas, tulad ng mangga, santol, langka, saging at guyabano. Nakatanim na talaga yan dito nang lumipat kami, kasi hindi pa ganun kadami yung bahay sa lugar namin nung panahon na to. Pero umaabot naman na yung kuryente sa lugar namin, kaya tahimik talaga dito. Hanggang isang araw, merong 2 matanda na lumipat sa kaliwang parte ng bahay namin. Isang babae at isang lalaki. Palaging masama yung titig ng matandang babae sa amin, tapos ang suplada pa. Pero yung matandang lalaki na kasama niya, mabait naman yon. Wala namang kakaiba sa kanila, pero yun ang akala ko. Hanggang isang araw, alas 3 ng madaling araw, nagising ako at nakita ko si mama na naglalabas sa labas. Sabi niya sa akin, ang aga ko naman daw magising, matulog daw ako ulit. Hindi ako umimik kasi nagmumuni-muni pa ako nito, kasi nga kagigising ko lang din. Nang biglang may narinig kaming ingay sa ilalim ng bahay namin, na kasing tunog siya ng isang pato. Ano yun? Pato lang po yan, ma. Silipin mo nga dun sa ilalim. Pato nga lang po yan, ma. Hindi ko sinunod yung utos niya, kasi alam ko namang pato lang talaga yon. Maya-maya, nagsindi si mama ng papel, tapos sinulog niya yun sa ilalim ng bahay namin ng 2 beses. Ewan ko para makita siguro yung ilalim ng bahay namin, pero wala namang kaming nakita. Kinaumagahan, biglang sumakit ang tiyan ng mama ko at sinugod siya sa ospital. Manganganak na pala siya. Nung pinanganak niya yung kapatid ko, nagulat kami dahil wala na tong buhay. At napansin namin sa araw din na yon na naubos yung uling sa ilalim ng bahay namin. Ang hinala nila, kinuha daw ng sigbin yung kapatid ko habang nasa sinapupunan pa ng mama ko yon. Kasi yung sigbin daw ay mahilig daw sa uling yon at kaya nitong humigop ng dugo sa pamamagitan lang ng anino. Matapos to, yung 2 matanda nakakalipat lang sa amin, bigla na lang nawala yun na parang bula. Sabi ng doktor na nagpaanak kay mama, iba raw yung itsura at texture ng bata, para raw tong hindi sanggol. Kaya nung inuwi nila yung kapatid ko sa bahay namin, sinabihan ni Lola na nanay ng mama ko na huwag daw munang ilibing yon at ihulog muna raw yung katawan nun sa may bintana. Dahil na rin sa mga hinala nila tungkol sa 2 matanda na lumipat sa katabing bahay namin, ginawa ni mama yon. Pagkabagsak daw nito sa lupa, naging katawan daw ng saging to. Kaya dito na mas lumakas yung hinala namin na aswang at may alagang sigbin yung 2 matanda na yon. Sabi ni Lola, mukhang yun daw talaga ang pakay nila kaya sila lumipat sa katabing bahay namin. Kasi matapos to, bigla na lang silang nawala na parang bula. Sabi ng lolo ko, pag malakas daw ang huni, malayo pa daw sila. Pero pag mahina na raw, ibig sabihin, nasa malapit na raw sila. Story time. O si Jerry, nangyari to nung bata pa lang ako. Nakatira pa kami nito sa bundok ng Mariveles, Bataan. Dito na ako pinanganak. Bata pa lang ako, iniwan na kami ng mama ko. Kaya si Papa na lang yung kasama kong lumaki. Nasa Vista Grande pa kami ng mga panahon na to. At wala pang gaanong bahay rito. At malayo rin yung bahay ng lola at lolo ko sa bahay namin. Isang gabi, nawalan kami ng kuryente, mga alas 8 na ng gabi nito. Dahil probinsya, maaga kami natutulog at sa kami sakit si Papa ng mga araw na to. Habang natutulog na kami ni Papa, may naririnig kaming huni ng uwak o tik-tik. Ang sabi ng lolo ko, pag malakas daw ang huni, malayo pa daw sila. Pero kapag mahina na raw yon, ibig sabihin, nasa malapit na raw sila. Pero hinayaan lang namin to, hanggang sa umubo ng umubo yung papa ko, kasabay ng malakas na huni, na animo yung malaking ibon ng parang dumapo sa bubungan namin. Hindi na namin sana papansinin to, pero nakarinig kami yung napakalakas na pagaspas ng pakpak ng malaking ibon. Dahil dito, bumangon na si papa, at sinilip niya yung sa labas ng bahay namin. Pero pag silip niya, wala siyang nakita. Kaya bumalik na lang kami ulit sa pagtulog namin. Hanggang sumapit ang alas 4 ng madaling araw, dito na naiirita si Papa dahil may kumakaluskos sa bubong ng bahay namin. Kaya ang ginawa niya, nilabas niya ulit to dala ang isang itak. Matapang si Papa kasi hindi naman sila takot ni Lolo sa mga aswang. Paglabas niya, nakita niyang nakadapo to sa malaking puno. Kahit sobrang dilim, naaaninag niya yun dahil sa lakas ng sinag ng buwan.
Bukod pa sa nakita ni Papa, meron pa akong naririnig na kumakalmot sa dingding namin. Rinig na rinig ko to dahil yari lang sa yero ang dingding namin. Hindi rin ako takot sa mga aswang dahil curious ako sa mga itsura nila. Kaya gustong gusto kong malaman ang mga mukha nun. Kaya ang ginawa ko, binato ko ng bato yung dingding namin. Hanggang sa kumalampag to ng malakas. At biglang pumunta si Papa sa akin. Pagpasok ni Papa para tingnan ako, biglang yung aso at baboy ramo nasa pintuan na namin. Anak, dito ka lang. Huwag kang aalis dito. Patitikimin ko lang itong mga to ng mga hinahanap nilang sakit sa katawan. Dahil sa inis ni Papa, hinabol yun ni Papa hanggang sa huminto daw yung malaking aso at sinugod siya nito. Pero nakailag daw siya at natagaan niya ito sa may bandang paan nito. Dahil dito, tumakbo na raw ang mga yun sa masukal na gubat. Kinaumagahan, pinag-usapan nila Lolo, Lola at Papa yung mga nangyari sa amin. Dito na nagkwento si Lolo na may lahi daw kaming aswang at balak daw na ilipat yun kay Lolo. Pero tinanggihan niya yun, kaya ang hinala namin, baka nagalit sa amin yung mga kamag-anak ni Lolo. Kaya kami ang pinupunteriya ng mga yon. Dito ko na napagtanto na kaya pala minsan hindi ako makapaniwala sa liksi at bilis ng katawan ko na kahit hindi ko nakikita, nakakailag pa rin ako. At isa pa, mabilis din akong tumakbo kahit na mataba ako ng mga panahon na to. Nasanay na kami sa mga kalus ko sa bubong at pag-alulong ng mga aso kahit wala namang aso sa lugar namin. At minsan, may naririnig rin kaming mga animoy gutom na baboy ramo. Nilalabas na lang namin yon at handang makipagsabayon sa kanila gamit ang itak namin. Dahil alam namin na hindi naman sila mananalo sa amin. Dahil may liksi at bilis din kaming taglay at malinaw din ang paningin namin sa dilim. Pero kahit na may lahi kaming aswang, hindi kami kumakain ng lamang loob ng tao at buhay na hayop. Nabubuhay kaming isang normal na tao rin at handang harapin ang mga aswang o anumang nilalang dahil mas malakas ang lahi namin kaysa sa kanila. Mas nakakakita kami sa dilim na animoy normal na umaga lang sa paningin namin at napakatalas din ng pakaramdam ko. Kaya naman alam ko kung kailan sila darating para guluhin kami. Pero kami ni Papa, lagi lang nakahanda ang itak namin kasi ito muna yung makakaharap nila bago nila matikman ang mga dugo namin. May aswang! May aswang! Ang kuya, dira ka ng fusil na ba? Dagdag tao. Story time. Ako si Keith at nangyari ang kwentong to sa Davao City sa Maydoña Caridad. Noong 2008, buntis pa nito ang kalibin partner ko. Tapos may kapitbahay kami na sinasabi nilang pamilya raw ng aswang. Isang gabi, mga alas 11 ng gabi, may binili kami sa tindahan at dumaan din yung sinasabi nilang aswang. Tinitigan ko yun pero ayaw niyang tumitig sa akin. Pero nakikita ko ang mata niya na nakafocus sa tiyan ng kalibin partner ko. Hinayaan ko lang yun. Dahil minsan napapatingin naman talaga tayo pag buntis ang isang tao. May isa pang ang pagkakataon, madaling araw nito, mga bandang alas 5. Nakaupo yung sinasabi nilang aswang na parang nakatambay sa labas ng bahay namin. Nakita yun ang magulo ng kalibin partner ko. At tinanong niya to kung anong ginagawa niya doon. Sabi nilang nun sa kanya, tumitingin lang daw siya sa puno ng mangga kung may bunga raw. Hinayaan lang namin pero nagdududa na kami sa mga galaw niya. Hanggang sa nanganak ang kalibin partner ko. Mga isang buwan pa lang anak namin, marami na kaming naririnig na ingay sa paligid namin. May pagaspas ng malaking ibon, mga naglalakad sa bubong, at mga kakaibang tunog na ngayon lang namin narinig. Tapos may isang gabi na nakarinig kami ng parang nabaling mga sanga. May mga puno kasi sa paligid ng bahay namin. Tapos kinabukasan, paglabas namin, nakita namin yung puno ng nyog. Wasak-wasak na. Halos wala ng sangat dahon yun. Parang kinalbo sa galit. Hindi namin alam kung sinong gumagawa nito. Hanggang isang araw, mga alas 6 ng umaga, bumili ako ng pandesal sa malapit na bakery habang karga ko yung anak namin. Maya-maya, nakaramdam ako na parang may sumusunod sa amin. Tapos paglingon ko, nakita ko siya, yung sinasabi nilang aswang. Tapos nakita ko na pinupunasan niya yung bibig niya. Dahil parang puno na ng laway yon, pumulot kagad ako ng malaking bato. Para kung sakaling may gawin siya sa amin ng anak ko, nakaready na ako. Nakita niya siguro na naghanda ako sa posibleng pag-atake niya. Kaya bigla na lang nawala sa paligid namin yon. Akala namin, ganito lang ang kaya nilang gawin. Hanggang isang gabi, mukhang hindi na nila natiis ang amoy ng anak namin. Dahil para raw sa mga ganitong nilalang, napakabango raw sa kanila ng mga bagong silang. Natutulog na kami nito at sa tuwing natutulog kami, gumagamit talaga kami ng kulambo. Tapos may katabi kaming bintana na parang jalousy pero kahoy lang siya. Kaya kahit sarado na yung bintana namin, madali lang siyang maitulak at mabuksan. Habang sa kasagsagan ng tulog namin, may naririnig akong aso at baboy na tunog. Na parang magkasama yung tunog na yun. Pagkarinig ko nito, naalipungatan ako. Tapos napatingin ako sa may bintana namin. Nakita ko na dahan-dahang bumubukas yun.
At kitang kita ko talagang isang mabalahibong kamay. Maliit lang yun na parang kambing, pero may mga daliri yun. Dahil sa gulat ko at di ko lamang gagawin, sinapak ko na lang ng kamao ko yun hanggang sa mga nagtakbuhan yun. Tapos rinig na rinig ko yung mga aso ng kapitbahay namin na nagtatahulan habang papalayo yung mga nilalang na yun. Tapos dito na ako nagsisigaw ng mga kapitbahay! May aswang! May aswang! At dahil alam na nila na may ganitong nilalang sa lugar namin, naglabasan yung mga kapitbahay namin na may dalang itak at hinanap namin yung mga nilalang na yun. Tignan nyo lang sa paligid, baka nandiyan lang yan sila. Ano ba yung nakita mo? Mabalahibong kamay yun. Hindi pang karaniwan. Parang dito sila tumakbo. Pagtingin-tingin namin, nakakita kami ng maraming bakas ng yapak ng baboy. Tapos ang pinagtatakahan namin, paanong naabot nun yung bintana namin? Eh nasa second floor kami. Hindi namin natagpuan yung nilalang na yun. Kaya grabe yung takot ko sa pangyayaring to. Walang gabi na hindi ako mapalagay. Dahil baka bumalik ulit yun. At tangkain ulit na kunin ng anak namin. Pero mukhang natakot na rin sila. Dahil lagi ako nagpapakitang naghahasa ako ng itak sa labas ng bahay namin. Sa pagbabaka sakaling makita niya, nahanda akong itarak sa katawan niyang itak na to. Huwag niyo lang mahawakan ang anak namin. Naradara sa anak. Tarpal. Ito yung anak ito. Sabi yung anak. Sabi ng pinsan kong pare, meron daw barrio community ng mga aswang sa Antique. Story time. May kwento ako tungkol sa pinsan kong pare, pero ang nagkwento sa akin ito ay yung kapatid niya. Yung kapatid kasi ng pinsan ko, isa yung priso pare, at merong thesis daw ang kapatid niya noon tungkol sa mga aswang. Pero hindi pinaalam sa kanya ng kapatid niya kung saang eksaktong lokasyon ng community o barrio ng mga aswang. Pero ang sigurado siya, nasa Antique daw ang tinutukoy nilang barrio. Nang malaman daw ng kapatid niyang priest ang tungkol sa barrio na yon, nagpadala daw sila ng imbitasyon kung pwede ba raw silang bumisita doon at gumawa ng interview para magkaroon pa sila ng idea tungkol sa mga lahi ng mga to na gagamitin daw nila para sa thesis nila bilang mga pare. Nung pinagbigyan daw sila sa imbitasyon nila, bumisita raw sila sa community na yon. Tapos sinamahan daw sila ng mga lokal sa barangay na yon para tunguhin ang bungad ng mga barrio ng aswang. Pagdating nila doon, nakita raw nila na may entrance o gate papasok sa baryo. Nung papasok na raw sila, hinarang daw sila ng isa sa mga nagbabantay doon. May isa sa inyong may dalang armas. Armas? Mga priest po kami. Hindi po kami mga sundalo o rebelde. Alam ko, pero ikaw, akin na yung dala mo. Tinuro raw nun yung kapatid ng pinsan ko. Tapos ang tinutukoy pala nung lalaki ay yung dala-dala niyang cross. Pinaiwan daw yun sa may gate, tapos pinapasok na raw sila sa loob nito. Pero yung mga taong taga doon, nagpaiwan sila sa labas. At sinabing hihintayin na lang sila paglabas nila ulit. Nung naglalakad na raw sila papunta sa barrio o community ng mga aswang, higit kumulang 2 o 3 oras daw ang nilakad nila bago sila makarating sa mismong tirahan ng mga yon. Bale, gubat daw muna ang mga dadaanan mo bago ang barrio. Pagkarating daw nila sa barrio, agad naman daw silang inasikaso ng mga yon. At nagpa-interview daw sa kanila yung leader ng mga aswang. At dito daw nagkwento to tungkol sa buhay nila. Matapos daw nila makuha ang mga gusto nilang malaman, nagpaalam na raw sila sa mga to. Pero bago raw sila umalis, may ginawang incantation na ritual yung isang aswang sa kanila para makababa sila ng ligtas sa community o baryo nila at walang gumagalaw sa kanila pabalik kung saan man sila pumasok na gate. Matapos ang ritual, nagpaalam na sila sa mga to. Habang naglalakad na raw sila, napapansin nilang unti-unti silang lumulutang sa himpapawid at agad silang nakarating sa may gate na halos 10 o 20 minuto lang hanggang nakabalik na raw sila sa gate at binalik na rin yung cross sa pinsan ko. Sabi ng pinsan ko itong nagkwento sa akin, hindi raw nilagay sa thesis yung eksaktong lugar sa Antique dahil pinagbilinan daw sila ng mga aswang na itago ang impormasyon na to kapalit ng pagpayag nila sa pagpapaunlak sa kanila. Ayon sa pinsan kong to, mababait daw yung mga aswang na yon. Hindi lang daw talaga nila kayang pigilan ang mabango sa pang-amoy nila kaya raw inaatake nila ang mga tao. Matapos makwento sa akin ng pinsan ko to, napaisip tuloy akong ikwento to dito at napaisip akong saan kaya sa Antique ang baryo ng mga aswang. Aswang! May aswang sa bubong natin! Story time. Ako si Gary. Gusto ko lang ibahagi ang naranasan ng pinsan ko sa may Panglao Bowl. Hindi ko alam kung maniniwala kayo kasi nung Holy Week lang to nangyari ngayong taon, 2024. Nakatira ako sa Manila at may mga kamag-anak kami sa Bohol sa mother side ko. Tapos nakabili ng property ang parents ko sa Panglao Bowl. Katabi lang ng bahay ng pinsan kong si Kuya Joel. Isa siyang retired army
honorably discharged kasi sugatan sa Marawi. Dahil siya ang madalas na nandun, siya na rin ang ginawang tagapagbantay ng property na nabili ng parents ko. At binibigyan na lang siya ng parents ko ng allowance buwan-buwan. Isang araw, kinamusta ko siya via mobile phone call. Lunis na nito. Pagkatapos ng Holy Week, tumawag ako sa kanya kasi pinapatanong ng parents ko kung may nagpuntang surveyor nung araw na to. Nung nag-usap na kami, syempre, kamustahan na rin, konting kwentuhan, hanggang sa tinanong niya ako kung naniniwala daw ba ako sa mga aswang. Sabi ko naman, hindi, kasi hindi pa ako nakakakita, pero marami na ako naririnig. Kaya kinuwentuhan niya ako ng karanasan niya tungkol sa aswang. Ang sabi niya, noong Holy Wednesday daw, nagpunta yung lola ng misis ni Kuya Joel sa bahay nila. Kasama nga pala nila dito yung kapatid ng asawa niya na lalaki. 6 months nang buntis ang asawa ni Kuya Joel. Tapos bigla daw bumisita yung lola ng asawa niya sa bahay nila. Yung lola daw ng misis niya ay taga Valencia, isang bayang medyo malayo sa Panglao. Ang ginawa raw nito ay nangamusta, nagbasa ng pasyon, tapos binigyan daw ng boteng may langis si Kuya Joel. Sabi ng lola ng misis niya, pangontra raw sa mga kung anong mga nilalang. Pero dahil pinanganak si Kuya Joel sa Dawis, Bohol at lumaki sa Panglao, at saka hindi naman doon siya pinalaki ng mga magulang niya na naniniwala sa mga kababalaghan o mga nilalang na tulad ng aswang. Ang ginawa ni Kuya Joel, itinabi niya yung bote ng langis doon sa may kusina nila. Hanggang lumipas ang oras, ang natira na lang sa bahay nila Kuya Joel ay ang mga nagbabasa ng pasyon, siya at yung bayaw niya at ang misis niya. Bandang alauna o alas dos ng madaling araw, may bigla na lang daw malakas na lagabog sa bubong ng bahay nila. Akala nila nahulog lang yung buko sa bubong nila kasi napapalibutan ng mga puno ng niyog ang bahay nila. Nung una, akala lang nila wala lang. Pero biglang uminda ng sakit ng tiyan ng asawa ni Kuya Joel. Noong mga oras na to, wala naman silang napapansin na kahinahinala or kakaiba. Pero mga ilang sandali pa raw, meron na namang kumalabog sa bubong nila. Kaya tinignan daw ng bayaw niya yung bubong nila sa labas ng bahay nila. Pagtingin niya doon, wala naman daw siyang nakita. Mga 10 minuto pa ang lumipas, kumalma na daw ang paghilab ng tiyan ng asawa ni Kuya Joel. Hanggang dumating ang Good Friday, patay ang Hesukristo. Nagkwentuhan daw sila kay Joel at ang bayaw niya sa terrace nila habang nagkakape. Mga alas 12 daw ng hating gabi yon kasi mga launa, lalaot na sila para kunin yung lambat. Pangingisda na kasi ang isa pa sa pinagkakakitaan nila kay Joel at ang bayaw niya. Mga ilang saglit pa ang lumipas, may umihip daw na malakas na malamig na hangin. Pero sa pagkakataong ito, may mabahong amoy daw. Malansa na parang bulok na isda na may halong dugo. Basta masangsang daw yun. Pagkatapos nito, bigla raw uminda na naman ang pagsakit ng tiyan ng asawa ni Kuya Joel. Kaya dali-dali ni Kuya Joel tong pinuntahan. Pagdating raw sa kwarto, bigla siyang may nakitang parang sinulid. Naggaling sa bubong ng bahay nila. Wala kasing kisame ang bahay nila, diretso bubong kagad. Tapos yung bayaw naman ni Kuya Joel, pumunta sa tricycle habang nasa loob si Kuya Joel. Pag upo niya raw sa tricycle, nakita niya sa bubong nila na parang may napakalaking ibon na nakadapo doon. At parang may sinisilip yun sa loob ng bahay nila. Ang ginawa raw ng bayaw niya, binato niya raw yung parang ibon na yon. Yung una niyang nahanap na ibato ay bote ng koklitro na babasagin at may lamang gas pa raw yon. Pagbato niya rito, dito niya na napagtanto na hindi lang yun pangkaraniwang ibon. Kaya dito na siya nagsisigaw na, "Joel! Aswang! May aswang sa bubong natin!" Dali-dali raw lumabas si Kuya Joel, dala yung pistol niya at pinaputokan niya yung nilalang na yon. 2 putok na malakas. Tapos lumipad daw ng mataas yung aswang na yon. Kita pa nila sa liwanag ng buwan yung paglipad nito. Pagbalik nila sa kwarto nila, ayos naman daw ang asawa niya. Nagtanong pa raw yung kung ano yung putok na narinig niya. Tapos nakatulog na rin yun maya-maya. Kaya matapos ang gabing to, agad daw silang dalawa ng bayaw niya pumunta sa kusina para kumuha ng asin para isaboy sa paligid ng bahay. Pagdating nilang dalawa sa kusina, doon nila nakita na pahupa na ang pag-apaw ng langis doon sa bote. Sabado, Black Saturday. Nagpunta sila ng lying in at yung doktor ng asawa niya ay ninang nila sa kasal. Kaya kahit Sabado de Gloria, nakakapagpa-check up sila at dito na nila nalaman ang sitwasyon ng baby nila. Nagkaroon daw ng threat miscarriage yung bata. Sa madaling salita, bigla daw humina ang kapit ng sanggol. Niresetahan na lang daw ng gamot ng pampakapit yon. Tapos umuwi na raw sila. Sabi ni Kuya Joel, kung naniwala lang daw siya sa lola ng misis niya, hindi daw sana magkakaganon na muntik nang mawala ang anak nila. Huli na niyang malaman na isa palang manggagamot ang lola ng misis niya na taga Valencia, Bohol. Kaya maalam raw to sa mga ganitong sitwasyon. At kinutuban daw ang lola ng misis niya kaya nagpunta bigla sa kanila. Nung huli kaming nag-usap, sabi niya, ngayon naniniwala na raw siya sa mga ganon. At meron na daw siyang buntot pagi pang depensa. Nabili niya daw sa online at taga-copies lang ang seller. Dahil gusto niya raw maging handa sa pagbabalik noon. Dahil hindi niya na raw hahayaan na tuluyan nilang makuha ang batang magtutuloy sa pangarap niya sa susunod pang henerasyon.
Kapag kumuluraw ang langis sa loob ng bote, ibig sabihin, aswang yung kasama mo. Story. Time. Ako si Ryan, tubong Bulacan. Gusto ko lang ikwento yung karanasan ng kuya ko sa Iloilo. Nangyari ito noong taong 2021. Nang mapagdesisyonan ng kuya ko na magtrabaho sa Iloilo dahil kapos kami sa pera. Nagtrabaho siya doon sa isang farm ng babuyan. Ang trabaho niya ay namimili sila ng mga baboy na ipapadala sa Manila. Tapos ang tinutuluyan lang nila kuyang bahay ay isang lumang upahan na bahay. Tuwing gabi daw, siya lang ang tao dito dahil ang mga kasama niya ay laging umaalis para makipag-inuman. Hindi raw natutulog si kuya sa loob ng bahay dahil mainit. Kaya madalas daw siyang natutulog sa may terrace nila. At sa tuwing natutulog daw siya gabi-gabi, lagi niyang nararamdaman na may pumapagaspas sa labas ng bahay nila para raw malaking ibon. Pero inahayaan niya lang daw to dahil sa pagod at antok niya sa pagtatrabaho. Nung sumunod na araw daw, nakwento niya sa mga kaibigan niya ang tungkol sa pagaspas ng pakpak tuwing gabi. Sabi ng isa sa mga to sa kanya, "Ganito lang talaga dito sa baryo na to. Pag may bagong salta, tinitignan at pinagmamastan dito ng aswang. Pero hindi naman nananakit yun. Kayaan mo, masasanay ka rin." Ilang gabi niya pa rin daw to nararanasan. Pero binabaliwala niya lang. Hanggang isang araw, bumili siya sa isang tindahan malapit sa kanila. Meron dong isang matanda na naging kaibigan na ni kuya. At nakwento ng matanda na to na meron nga silang kapitbahay na aswang. At habang kinukwento niya ang tungkol dito, sumakto naman daw nabibili sa tindahan yung kapitbahay nilang aswang. Nang malayo pa raw yun, tinuro ng matanda sa kuya ko yung aswang na tinutukoy niya. At sabi ng matanda sa kanya, tignan niya raw yung langis na nasa bote. Pag malapit na raw yung babaeng aswang na to sa kanila, kukulo daw yung langis sa loob nito. At laking gulat ng kuya ko nang paglapit ng babae, kumulo nga talaga yung langis na nasa loob ng bote. At dito na naniwala yung kapatid ko na aswang nga yung babaeng yon. Matapos makabili ng babae sa tindahan, dito na nagkwento yung matanda sa kanya kung paano nila napatunayan na aswang talaga to. Isang araw daw, yung kapitbahay nilang may alagang itik ay may bumili raw sa kanilang itik. Nung nilabas nila to sa sako at nung kakatayin na raw yung itik na nabili, laking gulat daw nila ng unti-unti itong naging tao. Humingi raw kaagad ng tawad yung aswang na yon at nagmakaawa sa kanila. Sinabi daw nito na hindi naman daw siya nananakit ng mga tao. Gutom lang daw siya kaya siya nandun sa itikan. Dahil dito, napagpasahan nilang pakawalan na lang to. At hanggang ngayon daw, namumuhay pa rin to sa isang baryo sa Iloilo. At nananatili pa rin daw tong tahimik at walang sinasaktan na tao. Saka may pamilya din daw tong aswang na to. Sabi pa ng kuya ko, magaganda raw yung mga anak niya. Dito raw napatunayan ng kuya ko na hindi lahat ng aswang ay balak tayong saktan. May mga aswang pala raw na sinusubukan at nilalabanan nila ang sumpa na meron sila. Mabuhay lang din daw ng normal, katulad din nating mga tao.